Good day sa atin dyan mga paps, mga mams. For today, tatalakayin natin kung paano ba ang pagpipintura o mga basic tips sa pagpipintura. So, eto mga paps, mga mams, yung stock mugs ng Raider 150 na FI na to is red. So, for me mga paps, mga mams, goods pa naman siya. Pero sabi nung may-ari is papipinturahan niya ng puti. So, yung gagamitin lang natin is Samurai Paint. So, try and tested na yung Samurai Paint mga paps, mga mams, no? So, makikita nyo naman sa past vlogs natin kung ano yung mga pininturahan na nating mga parts ng motor. So, di ko na ito patatagalin pa dahil magwe-wet sanding tayo. Yun yung first step. Tapos maglalagay tayo ng surfacer, base coat, tapos yung kulay, tapos yung top coat. So, yun lang naman yung mga basic natin mga paps. So, without further ado, let's do this. Eto mga paps, gagamit ako ng 120 para madali siyang matanggal. So, depende na rin yan. If meron kayong 200 to 400 grit, mas mainam. Wet sanding tayo. At so, yun na nga mga paps, mga mams, naliha na rin natin sa wakas. So, tapos na natin siyang tanggalan ng pintura. Yung main purpose ko sana is tanggalin lang yung top coat, tapos yung kulay is gagamitin kong base coat. Pero since hindi naman gano'ng kakapal yung pintura niya, tinanggal ko na lang talaga lahat. Meron pang nagtitirang mga konting-konti na lang na mga pula. Pero yun na nga, ang hirap ng dukutin. At saka kahit gamitan ko ng mga paint remover or steel brush, hindi pa rin siya natatanggal. So, yung magiging resulta naman nito mga paps, mga mams, is okay naman. Maganda yung pagkakapintura niya. So ngayon, ika-cover muna natin to ng masking tape, yung mga hindi dapat pinturahan. Katulad ng dito sa may bearing, dito takpan natin to. Tapos itong mga lalagyan ng mga bolt, dito tatakpan natin yan. So, without further ado, let's do this. So, andito na tayo mga paps, mga mams, no? So, open area tong pagpipinturahan natin. So, andito kami sa taas ng bahay. Yan. So, dito mga paps, yung gagawin natin is mag-a-apply tayo ng surfacer. So, eto yung gagawin natin is ipapantay natin yung paglalapatan ng base coat. So, eto, shake-shake lang natin. Shake lang natin for 2 minutes and good to go na yan mga paps. So ayan na guys, nalagyan na natin ng first coat ng surfacer. So papatuyuin natin to. Yung interval nito mga paps, mga mams, sa susunod na coat is as much as possible, 30 minutes para talagang matuyo siya. Tapos pag lilihain natin ng kahit 1000 grit para mas kumapit pa yung surfacer. Yung purpose ng surfacer mga paps, mga mams, is para maganda yung paglalapatan ng base coat. So eto na mga paps, no? I-apply na natin yung second coat. A few inches later. Lalagyan na natin siya ng base coat o yung kulay white. Eto. So, ayan, mag-focus. Yan. Eto yung coat niya. So, let's start. So yung ilalagay na naman natin is etong pearl white. So eto na, tapos na tayo sa base coat, dito na tayo sa pearl white. So tuyong-tuyo na to mga paps, no? At saka mag-sanding lang tayo ng kahit 1000 grit para matanggal yung mga uneven surface. So for me ito mga paps, kalog-kalog muna tayo dito sa pintura. So ayan guys, at saka after 30 minutes, yan, makikita naman natin na natutuyo na siya. So mag-a-apply tayo ng second coat ng pearl white. So same process lang din.
Eto mga paps, mga mams, dalawa kasi yung binili kong eto, dalawa yung binili kong pearl white. Dalawang pearl white. Kaso nga lang, etong isa, kahit puno pa, mukhang tatlong pindot ko lang ito, ubos na kaagad. Ewan ko if anong naging problema dito mga paps, mga mams, no. Marami pa naman sana siyang laman. Eto, goods to, walang problema dito mga paps. Mas marami yung hangin dito. Mukhang may problema to mga paps. Eto, konti na lang yung laman. Eto, napakarami pa, pero wala ng hangin. So, magdala talaga kayo ng extra. So, tigi isa sana yung mugs nito nung pinipinturahan ko. Kaso nga lang, mukhang wala na tong laman ito. So, hinati ko na lang siya. Eto, sayang. Sobrang sayang mga paps. Wala nang lumalabas. Yan mga paps, no? So, nilagay natin siya sa lilim kasi sobrang init na ng araw dun. So, tuyong-tuyo na yung first coat ng pearl white. So, ngayon naman is maglalagay ulit tayo. So, ubusin natin yung isang can. Saka tayo maglalagay ng top coat. So, ito mga paps, mga mams, yung pag-a-activate nito is pupush mo siya pababa. So, ganyan. Tapos, kapag meron kayong narinig na pop sound, yun na yun. So, ito. So, ayun. So, meron tayong narinig na pop. Tanggalin natin ito dito. Shake lang natin, no? Dito kasi sa instruction mga paps, mga mams, yan, kita lang natin yung pagkatapos ma-activate ito, after press tapos shake, i-press natin ito mga paps. So, eto na mga paps, mga mams, no? Yan. So, nalagyan na natin ng 2K. 2K na clear coat. So, yung last and final na coating na lang. Eto. So, meron pa natitirang kaunti. So, same din dun sa kabila. So, bukas i-update ko na yung final result at saka ano yung magiging itsura kapag ikinabit na natin sa motor. At so, yan na nga guys. Tapos na natin tanggalin yung mga tape. At ito, tapos na yung araw na pag-cure. So, tapos na yung curing process niya mga paps, mga mams, no? So, mapapansin nyo naman, same pa rin, makulimlim lang talaga dito sa amin at saka umuulan. Yan. So, so far, so good naman mga paps, mga mams, no? Nakuha naman natin yung desired na kulay. So, yun na, I hope meron kayong idea kung paano mag-repaint gamit yung samurai. At so, yun na nga mga paps, mga mams, no? So, eto na yung final looks nung kinabit na natin yung mugs. So, ayan. So, isang napakalaking shoutout sa brother natin. Ayan. Shoutout sa iyo, brother. Shoutout kay Nasrudin din. So, ito mga paps. Naikabit na rin yung shifter. Naikabit na rin yung mugs. So, ayan. So, maganda naman mga paps, mga mams. Pearl white. So, I hope meron kayong nakuhang ideas kung ano yung magiging itsura ng motor kapag pininturahan natin ng puti yung mugs. So, maganda naman mga paps, mga mams. Mas kaya-ayang tingnan. So yun na nga, di ko na to patatagalin pa. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Ride safe, stay safe, you know the drill guys. Peace out.